Hello guys, ngayong video ay pag-uusapan natin yung presyo ng mga African lovebirds. Yung mga low mutation lang syempre, yung mga nakikita ko, yung mga interesado ko, yung mga pagtatanungan ko. So, ito ay base lamang sa aking paghahanap ng presyo ng mga African lovebirds, kaya kung medyo mura sa inyo or mahal sa inyo, i-comment nyo lang para may paliwanag pa natin sa susunod ng mga video tungkol sa mga presyo ng mga ibon. Kaya tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para malaman nyo kung ano yung pinaka-presyo ng mga African lovebirds na nakikita lang namin sa ibang tao. Kaya tara na, let's go! So may sasagutin lang tayong mga katanungan galing sa ating mga kaibigan sa pag-ibon. So hanap muna tayong tanong na pwede natin i-share sa inyo. Tanong ni George Picardal, kung wala pong cattle bone, pwede yung egg, pwede yung shell ng itlog. Siyempre, pwede po yung shell ng itlog basta papatuyuin nyo sila ng 3 araw. Tapos pwede nyo yung i-blender para maging pino tapos maging powder. So kung ganun ang balak nyo, gagawin yung powder yung eggshells, pwede nyo yung ibudbud, pwede nyo yung isama sa mga seeds nila, sa mga soft foods nila bilang calcium na din. Mas maganda to para sa mga breeder nyo kasi kailangan ng mga breeder nyo yung calcium para gumanda yung hulma ng itlog, tapos tumibay yung eggshells ng mga itlog na ilalabas nila. Kaya approve tayo sa eggshells. Ang tanong ni Naomi Adlaun, ano gamot pag may sapula ang ibon? So malalaman muna natin sa pula ang ibon kung may sapula ang ibon kapag ang kanilang puwetan ay medyo madilaw, tapos bilog, tapos akala mo po putok na, tapos matamlay sila, hindi sila makagalaw, ayun ang sapula. Ayun yung malalang sapula. Tapos, para maggamot yung sapula, kailangan mo iwasan na bigyan sila ng maraming sunflower seeds. Kasi ang sunflower seeds, ayan ay may fats at protein na nakakataba sa ating mga ibon kapag nasobrahan. Tapos, ang boiled egg din ay nakakapagpataba sa ating itlog dahil meron nga din silang proteins at fats. So, ayun yung dalawa na konti lang ang ibigay natin sa mga alaga nating ibon. Tapos, diet. Iwasan bigyan ng maraming proteins at fats. Tapos, kung nasa double cage sila, tanggalin nyo yung divider, tapos hayaan nyo lang sila lumipad ng lumipad para makapag-exercise sila, para mabawasan yung taba doon sa kanilang puwetan. So, ayun yung magandang gamot lang doon. Kung yung gamot na pinapainom or yung mga tinutusok, wala. Kasi, mas maganda kung sila mismo, yung alaga natin mismo yung magpapawala ng sapula. Kasi kung bibigyan mo ng gamot yan, siguro mahal yun or mahabang proseso, medyo mahirap pang ibigay, ganun. Kaya mas okay kung diet at exercise. Ayun lang, para sa sapula. Tanong ni Joan Nunal, magkano ba ang African lovebirds pag pares? Usapang presyo tayo. Siguro dun lang muna tayo sa pinakamura. Yung pinakamura, yun madalas kong mabili sa mga breeder na mura lang. So, hanap tayo mga ibon na pwede nating sabihin na mura. So, simulan muna natin sa simpleng ibon. Simulan muna natin sa yellow bull African lovebirds. Itong ibon na to ay dilaw ang kanyang katawan, tapos medyo orange ang kanyang ulo, tapos itim ang kanyang mata. Ayun ang yellow bull. Ang yellow bull ay pumapalo lang ng 500 hanggang 800 pesos. Depende sa nagbebenta. Depende sa breeder. So, may mga kakilala ako na nagbebenta ng mga yellow bull. Ang presyo lang nila ay 500 hanggang 800. Kapag kilala ka nila, bebenta nila ng 500. Nani? Tapos,
Ang punta naman tayo sa Lutino. Yung Lutino ay aabot to ng 700 hanggang 1,000. So, itong Lutino African lovebirds ay may dalawa nito. Yung Alps 1, tapos yung Alps 2. Nakadepende yan sa nagbibenta pa rin. Sa kanila talaga ang pinakapresyo. So, tayo, ako ay nag-estimate lang. Binibigyan ko lang kayo ng idea kung magkano ba sila sa mga kakilala ko. Okay? So, sunod naman tayo sa mga white bull. Ang white bull ay kasing presyo lang din ng mga yellow bull. Ang white bull kasi ay puti lahat. Pure siya. Pure na puti. Tapos itim ang mata. Ayun ang white bull. So, 500 hanggang 800 pesos. So, punta naman tayo sa albino ng African lovebirds. So, ang albino African lovebirds ay puti tapos pula mata. Ang presyo niyan ay pwede din magsimula sa 500 hanggang 1,000. Katulad lang din ng Lutino. Sulit naman yung mga ganitong ibon. Magaganda naman sila. Well, hindi kayo magsisisi. Mm-hmm. Next, punta naman tayo sa mga blue fisher lovebirds. Ang blue fisher lovebirds ay ito. Simpleng mutation lang siya. Low mute lang siya. Kaya aabot lang din ito ng 500 hanggang 700. So, may kakilala ako yung ganito ang ano niya, ang mutation niya. 500 ang binibenta sa akin. Kaya, gusto ko lagi na lang sa kanya bumili. Tapos, violet fisher naman tayo. Ang violet fisher lang din ay maganda din. Oh, ang ganda nilo. So, 500 lang din to hanggang 800. Hanggang 800 or 900. Then, punta tayo sa green fisher lovebirds. Ito, maganda talaga ang kulay nito. Pumapalo ito ng 700 isa hanggang 1,000. Depende sa breeder. Ano pa? Tapos naman, talon tayo sa mga parblue. Mga simpleng parblue. Ito ay 500. 500 sa kakilala ko. Kukuha kami ng parblue lovebirds sa kakilala ko sa Taytay. So, 500 ang benta niya sa akin. Tapos sa mga mauve African lovebirds, mauve lang, walang halong opaline o kahit anong magagandang mutation, simpleng mauve lang, ayan ay 700 pataas. So ayun lang para sa mga fisher ng ano, presyo ng fisher, hanggang dun lang ang kaya kong ibigay. Talo naman tayo sa mga personata. Sa blue personata lovebirds, ang blue personata lovebirds, abot na yan na 700 pataas. Depende sa sunog ng ulo. So, yung ibang nagebenta ng mga personata, nagbabase sila ng presyo sa sunog ng ulo, sa ganda ng collar. So, ayun yung basehan nila. Then, dito naman sa violet personata, ang violet personata ay aabot dito ng 700 isa pataas. Then, ang green personata naman, kahit may bahid yan o wala, aabot tataas yan ng magkipresyo yan ng 1,000 pataas. Yeah, 1,000. Maganda kasi to. May mga chance din na makagawa sila ng walang bahid kapag medyo tumagal-tagal na silang mag-breed. Tapos napapadami na yung catch nila. So, itong green personata ay hindi bababa ng 1,000 para sa akin. Then, talon tayo sa mauve personata. Ang mauve personata ay, ayan, naabot pa rin ito ng 700 pataas. Ano pa? Ayun lang para sa personata. So, ayun lang ang kaya kong ipresyo base sa aking mga natatanungan sa mga ibang breeder, sa mga kaibigan ko, sa mga katropa ko sa ibon. Kaya, ayun lang ang kaya kong maibigay sa inyo. So, next question tayo. Si John Rick. So, naghahakot daw din ba ng nesting materials yung mga cock? Oh, naghahakot din sila papunta sa nest box tapos para tulungan yung hen. Pero syempre, hindi sila ganun kagaling mag-ayos sa loob. Hindi sila ganun kaganda magputol ng sanga. So, marunong pa rin sila maghakot. Then, tanong ni MCTV, anong mga nesting materials ang pwedeng ilagay sa nesting box? So, kusot or yung wood shaving, tapos sanga ng malunggay, pwede din. Tanong ni Jenna Ramos, paano po ba patabain ang payat na ibon? Nahuli ko lang po kasi.
So, kailangan niya ng proteins at fats. Para makakuha ng protein at fats, dapat sa sunflower seeds at sa boiled egg. Pero syempre, kailangan mo pa rin balance para hindi sila sobrang tumaba at para hindi sila magkaroon ng sapula. Tanong ni Von Jeremy Grimaldo, pwede po ba mag-breed pa rin po ba yung ibon during molting? So, ang molting kasi ay masakit sa katawan ng ibon, kaya depende sa kanila kung kaya nila mag-mate o hindi. Pero, nakadepende sa ibon, pero kadalasan ay hindi kasi masakit yung ano nila, yung katawan nila dahil nag-molt yung kanilang feathers. Tanong ni Daryl Dave Constantino, pwede ba gawing perch ang sanga ng bayabas? Pwede. Gagawa natin yan ng video. So, gagawa ako ng perch ng bayabas ang gamit. Tapos, bibidyohan natin kung paano namin gagawin. Then, tanong ni Romel Pineda, pwede po ba mag-spray ng washout kahit nasa cage yung ibon at may itlog ang sa loob ng nest box? Siyempre, pwede po, basta sa labas lang, tulad nito. Then, last na tanong kay Koreana, hindi ko maintindihan kung pangalan niya. Ano po mas maganda, Alps 1 or Alps 2? Ano po pinagkaiba ng ugali nila? Parehas naman maganda ang Alps 1 at Alps 2, nakadepende po yan sa hilig nyo. So, ako, nalalakihan ako sa Alps 1, kaya medyo okay ako sa kanya. Tapos, yung Alps 2 ay medyo masakit sa tenga. Pero lahat naman ng ibon ay masakit sa tenga, lalo na kung ayan ay may mga maraming kasama, talagang mag-iingay na mag-iingay yan. Pero syempre, lahat ng ibon ay maganda. So, ayun lang ngayong video guys. Medyo gabi na. Mamaya, matutulog na ako. So, salamat sa mga sumusuporta at sa mga nanood ngayong video. Kung may mga katanungan pa po kayo, mag-comment lang po kayo. Tapos, sa mga gusto mo pa shoutouts, mag-comment lang po. Sa shoutouts po namin kayo. Tapos, kung hindi nyo pa po nakikita yung aming Facebook page, ito po ang aming Facebook page. At pwede rin kayo sumali sa aming Facebook group. Ang pangalan ay ito. So, ayun po. Kung may natutunan po ang lahat, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin na ang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. So, mag-ingat mong lahat and we'll see you on the next video.